lahat. Si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa Tanang Kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang Tanang Umiiral sa San Sinukob, ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin awang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukas ay sa Neapolis. Mula roon nagtungo kami sa Pilipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa isang pook na inaakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nakakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mga ngalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatanggol ay tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon, nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon, nagagalak sa kanyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama. At siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung mapapansin po natin, kung kayo ay dumadalo ng misa mula ho nung isang linggo, mapapansin natin na ang tema ng Ebanghelyo ay nagpapatungkol sa mga habili ng Panginoon. Ito ho yung mga tipo ng tema na kung saan ang Panginoon ay tila nagpapaalam sa kanyang mga apostoles at mga tagasunod. Bakit? Dahil alam natin na ngayong darating na linggo, ipagdiriwang po natin ang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan. At dito sa kanyang pagpapaalam sa kanila, hindi lamang siya lilisan na walang ng madalian. Bagkos sa kanyang paglisan, merong isang habilin.
At marahil kung mapapansin din natin, isa lamang ang laging pinatutungkulan ng habilin ng Panginoon. Magdadala siya o iiwanan niya ang isang patnubay. Sa Ingles, tinatawag natin itong paraclete or advocate. At sino ho ang tinutukoy ng Panginoon? Ang Espiritu Santo. Sa kabila ng hindi na nila makakasama ang Panginoon, nandiyan ang Espiritu Santo upang sila ay gabayan, upang sila ay samahan, na ipagpatuloy ang misyon na ipinagkaloob sa kanila ni Jesus. Pero napakaganda ho ng babala ng ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Sinasabi ni Jesus na sa inyong pagmimisyon, haharap kayo sa iba't ibang pagsubok. Sa inyong pagmimisyon, kayo ay tutuligsain ng maraming tao. Sa inyong pagmimisyon, maraming tao ang tatalikod sa inyo. Sa inyong pagmimisyon, maraming tao ang hindi maniniwala sa inyo. At marahil, yan din ho ang karanasan natin sa buhay natin. Maraming pagkakataon na ginagawa natin ang misyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kahit minsan gumagawa na tayo ng mabuti at tama, marami pa rin tao ang ayaw maniwala sa atin. Gumagawa na tayo ng kabutihan, maraming tao pa rin ang nagdududa sa atin. Pero ano ang panawagan sa atin ng Panginoong Jesus sa araw na ito? Ipagpatuloy. Ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti at tama kahit walang naniniwala sa atin. Ipagpatuloy na ipahayag ang salita ng Diyos kahit walang naniniwala sa atin. Bakit? Dahil ang panawagan ni Jesus, magpapadala siya ng patnubay upang ipagpatuloy ang magagandang bagay na kanyang iniwan para sa atin. Kaya mga kapatid, kung sa mga pag-oras o mga pagkakataon na sa buhay natin, wala nang naniniwala sa atin, pero alam naman natin sa puso natin na tama yung ginagawa natin, manalangin tayo sa Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng lakas na ipagpatuloy ang misyon na ipinagkaloob sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa madaling salita, kapag napanghihinaan na tayo ng loob, kapag puno na ng takot, puno na ng pangamba, na tayo ay i-reject ng mga tao sa paligid natin, huwag tayong mangamba, huwag tayong mangulila, dahil alam natin na may pangako ang mahal na pong Jesus Nazareno. At ano ang kanyang pangako? Nandiyan ang Espiritu Santo na gagabay, papatnubay sa atin na gawin ang misyon na ipinagkaloob niya para sa atin. Kaya sa misang ito, mga kapatid, lumapit tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno sa tulong ng Espiritu Santo upang tayo ay kanyang patuloy na patnubayan na tupdin, gawin ang misyon na ipinagkaloob niya para sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, nawa ay walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala
sa larangan ng politika. Naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, nawa ay maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, nawa ay makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay sa nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na itinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw sa katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Di mawawalay pag-ibig.
tapat at tunay, kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapiling ako't mga paalala sa mga nagsisimba. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.